guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video is, yun nga, kahapon nag-post ako sa story ko tsaka sa Facebook account na ask me any question or random question kasi dito ko sasagutin. It's been a month since my last video, since I produced my last video kaya. So, ngayon, napag-isipan kong mag-film kasi last month, I forgot my password kaya hindi natuloy-tuloy yung paggawa ko ng video. So, ngayon naman lang ulit ako makakagawa. So, let's start! So, first question is galing kay Aljun May Blanca. So, given ba na babae na yung maghahabol sa huli? So, para sa akin hindi given na babae yung dapat mag-abol sa uli. Kasi in the very beginning, yung mga lalaki yung dumating sa buhay natin, sila yung unang nanggulo, sila yung nanligaw, sila yung nag-approach natin para ligawan tayo nila. Kaya at the end, tayo yung nagmumukhang tanga, tayo yung nagmumukhang inutil kasi habol tayo ng habol sa mga taong hindi naman tayo kaya paniligan. So, know your worth. Kaya kung ayaw niya na sa'yo, okay, then let go. Wala ka ng pake. Kasi real man, stay, okay? Remember that. I love you. Thank you so much sa pag-question. Next question is galing kay Ishin the Second. Bakit kailangan natin mapagod sa huli kung sa una pa lang pwede naman mapagod? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Bakit kailangan natin sa huli mapagod, diba? Kasi siguro, ginawa natin yung best natin but still not enough. Kaya yun, napagod siguro tayo. Kakatry ng best natin pero hindi pa rin sapat para sa kanila yun. Thank you so much sa pag-question. And next, galing kay Princess Shine Cordova. Thank you so much. Kailangan bang maging marupok na mga babae kapag mahal nila yung mga... Kailangan ba maging marupok ng mga babae kapag mahal nila yung lalaki? Hindi naman sa kailangan, pero it's up to you kung gusto mo maging marupok para sa tao na yun. Kasi kung mahal mo talaga, hindi naman porkit nag-break kayo, okay, wala na. Hindi na dapat pwedeng balikan kasi bawal maging marupok. Hindi naman kasi wala yan sa, kumbaga sinasabing, rules sa relationship. Wala naman sinasabing na kapag nag-break kayo, tama na, okay na. Kasi nasa iyo pa rin kung babalikan mo yung taong yun kasi it's not called karupukan. Ito yung tawag kapag mahal mo yung tao. Sabi nga, kapag mahal mo, babalikan mo. Yun na yun. Thank you so much. I love you. So, next question is from Ricky Returan. Since quarantine po ngayon, I just only have a question. Require ba talaga na mag-cool off or mag-end an usad na relationship? Since both of you having no time seeing each other, or should I say, your partner doesn't exert any effort at all, then the only way is to end up the relationship. Is it valid or not? Para ba to sa akin? Wait lang. Hindi naman, para sa akin is, nakadepende pa rin sa isang tao. Nakadepende pa rin yun sa inyo kung kahit wala ng effort, yung kahit wala ng feeling, wala na kayong time para sa isa't isa, nasa tao pa rin yan kapag kung gusto mag-stay or hindi. So, yun lang. Thank you so much sa pag-question. Lang sa isa yung answer. Sorry. Next is from Third Clizzy. Paano ba makita sa isang babae kung seryoso sa isang lalaki po? So, thank you so much sa question. Para sa akin is, syempre, makikita mo na kaagad na kapag seryoso sa'yo yung babae kung syempre sa kinikilos pa rin kung paano kanya pakitunguhan bilang isang girlfriend or boyfriend, kung paano kanya itrato bilang isang jowa or doon mo pala makikita kapag seryoso sa'yo yung tao or yung girlfriend mo, sino ba to, babae ba to or lalaki. Basta yun na yun. Sa kilos mo lang makikita kapag seryoso talaga sa'yo yung tao. Thank you so much. Next question is from Raymart Lopez. Kung sa isang relasyon, kailangan ba na lalaki lang yung mag-effort or pareho sila? Ano sa palagay mo, ate? So, para sa akin, hindi naman
hindi dapat kailangan na lalaki lang yung nag-e-effort, lalaki na lang palagi, lalaki na lang yung nagbibigay. Kailangan, sa isang relationship, kailangan give and take kayo pareho. So, kapag kailangan nyo magbigay, hindi puro na, hindi naman pwede na babae ka, tapos yung haantayin mo lang yung lalaki mag-effort para sa'yo. So, kailangan nyo mag-give and take. Yun lamang. Thank you so much. Next question is from Kim Amiel. Sani naman quarantine, di ba? Ang question ko lang po, paano kayo naging strong ni Kuya Lander sa bawat isa? Naging strong, syempre, ano? Trust lang pag love. Yun lang yung dalawa. Trust and love. Yun lamang. Thank you so much. Next question is from Chav Garde. Paano naton masasabi na palangga na naton ang usad na tao na bago pa lang mag-abot sa aton buhay at the same time halik kita sa break up? Complicated, my God. So masasabi ta na palangga ta na syempre hindi naman kailangan lumipas pa ang ilang buwan, ilang taon, or mahabang panahon para masabi mong mahal mo na yung lalaki. Yun. Wait lang. Ang inom. At the same time, galing tayo sa breakup. Yun na yun. Hindi naman kailangan ng mahabang panahon para mahalin mo yung isang tao. Nakadepende yan sa'yo kung depende yan sa nararamdaman mo. Thank you so much. Next question is from Jessie May Balenya. Sino yung labis mong minahal sa lahat ng ex mo? Wow, lahat ang dami. Sana oh. Sino yung labis mong minahal sa lahat ng ex mo? Siyempre, isa lang. Si Jason. Lama. Next question is from Beboy, yo, beb. Paano kayo nagkakilala ni Lander? Saka, ba't mo siya minahal? Tapos, mahal mo ba siya? Tapos, siya lang ba talaga? Tapos, di mo ba siya iiwan? Lulukohin? Saka, higit sa lahat, paano siya naligaw sa'yo? Yun lang, sana masagot mo yan, Lord. Ang gulo ng question mo, my God. Sige. Ito, magsimula muna tayo. Paano kayo nagkakilala ni Lander sa chat? So, ayun. Siya yung unang nag-chat sa akin. Siya yung unang nag-approach. Then, siya yung unang naki-FC yun. Saka, bakit mo siya minahal? Tapos, mahal mo ba siya? Bakit mo siya minahal? Siyempre, the way he treat me. Kasi, mabait siya. Tapos, ayun. Sweet, maalaga din. Super caring. Maalaga to, super caring. Thank you. Okay, tapos wait lang. Tapos siya lang ba talaga? Oh, naman. Tapos di mo ba siya iiwan? Undecided? O lulukohin? Siyempre, hindi lulukohin. Saka higit sa lahat, paano siya naligaw sa'yo? Paano ba? Basta yun na yun. Yun lang sana masagot mo. Ayun, nasagot ko na. Thank you so much sa pag-question. Ang next question is from Giselle Luza, thank you so much. Kung sa isang relasyon, bakit kailangan nating mga babae pagbawalan yung partner natin magbisyo? Eh, pwede naman sabayan natin. Okay. So, para sa akin, may time kasi na kailangan mo pagbawalan. May time na pwede mo rin payagan kasi hindi mo dapat tinotolerate yung jowa mo na gawin lahat ng gusto niya na kahit alam mo sa sarili mong bawal o hindi pwede kasi mali. Like, pagbibisyo. Like, umiinom. May time na, sige, go. Uminom ka. Kapag halimbawa, may isang okasyon. Pero yung everyday na lang, yung parang hilig niya na talagang uminom, syempre, As a girlfriend, kailangan mo pagbawalan yung jowa mo kasi hindi all the time na porket mahal mo, tanggap mo lahat ng bad sides niya. Yes, given na yun, tanggap mo yung bad sides niya. Pero
bilang girlfriend, kailangan mo itama yung mga dapat itama na kung sa mata mo alam mong mali. Hindi mo dapat siya itolerate kasi porket girlfriend ka, support ka sa lahat. No, that's not right. Kasi kailangan mo siya. Kailangan mo itama yung mga bagay na alam mong mali. Thank you so much. So, this next question is galing kay Shaina Briones Mendoza. So, ano ang nararamdaman mo sa tuwing naaalala mo ang iyong nakaraan? Okay ka lang. So, para sa akin is na nararamdaman ko, syempre, masakit. Nandun pa rin yung sakit, syempre, hindi mawawala yun. Kasi yun, complicated. Pinto. Hi! Say hi to the camera. The next question is, sino ang iniisip mo? Kiss mo na kay tita. Sino ang iniisip mo sa mga oras na to? Wala akong iniisip sa mga oras na to kasi okay naman ako, masaya naman ako. Wait lang, tita still using. Okay, kiss mo na. Thank you. Say hi, Anay. Say hi. Mabay kami, Jared. Next question is... Mabay kita. Wait lang, wait lang. Let me answer this one, okay? Next question is... Kaya mo bang maging kaibigan ang ex mo? So, this question is from Shaina Briones Mendoza. So, para sa akin... Kaya naman, pero hindi muna sa ngayon kasi masyado pa complicated. Thank you so much, Box. I love you. Next question is, again, from Shaina Briones Mendoza. Kailangan ba na masaktan muna bago ka matuto? Of course naman, kailangan mo muna masaktan bago ka matuto kasi hindi mo malalaman na mali pala kapag hindi ka naapektuhan. Hindi mo masasabing, masakit. Hindi pala tama kasi nga, hindi ka pa nasaktan. Kaya kailangan mo muna masaktan bago ka matuto. Thank you so much. Again, from Shaina Briones Mendoza. Ano ang gagawin mo kapag nakita mong pupunta na sa'yo ang ipis? Ikaw, anong gagawin mo? Kapag nakita mong papunta na sa'yo yung ipis? Tatamakan ko! Tatamakan! Aapakan! Siyempre, chill lang. Okay lang, go! Basta, wag mo lang akong hahawakan o wag mo lang akong nasitan. Wait lang, tita, still using! Isa lang. Wait lang, anay. Wait lang, baby. Hi! Hi, everyone! Next question is, ano ang masasabi mo sa mga may galit sa'yo kahit wala ka namang ginagawa sa kanila? Wait lang, interesting question. Ano ang masasabi mo sa mga may galit sa'yo kahit wala ka namang ginagawa sa kanila? So, for me is, I don't care. Wala akong pakialam. Sige, go, magalit ka sa akin. Bakit? May ginagawa ba ako sa'yo? Ganun. Be strong. Joke lang. Okay lang, magalit kayo sa akin. Wala akong pakialam. Next question is, galing kay Jessie May. Oh, no. Pauline Lau. Do you still love your ex? Do I still love my ex? Siyempre, yung love, hindi basta-basta nawawala yan. Kasi, you know, kapag sobrang mo talagang minahal yung tao, hindi basta mawala yan. Pero kayo naman, konti. Thank you so much. This question is from... Marino Dalanan. Top or bottom? Bottom. Bottom. Para sa akin, bottom. Thank you so much. Next from Ella Desiriserin. Kung magkaka-powers ka, ano gusto mo at bakit? Para sa akin is fire. I really love fire pero minsan nakakatakot. Siyempre, mainit, nakakapasa yun. Yun lang. Thank you so much. Again,
Next question is from Ella Desiree Serin again. What are the top 3 things you usually do during this quarantine? Mag-cellphone, kumain, tsaka tumulong dito sa bahay. Yun lamang. Thank you so much, Ella. I love you. And last na ba to? Ay, hindi pa. What? Again, next question is from Marjorie Pedida. I miss you. Anong dahilan ba't kayo naghiwalay ni Jason Rodriguez? Wait lang! Bakit? Sige. Tapos ang ulo! The reason is, syempre, you know, things happens for a reason. Kaya may mga bagay na hindi mo inaasahan na mangyayari, pero nangyari. Tapos papapatanong ko lang, bakit? Bakit naman itong sagatong? Bakit ganito? Bakit ganyan? So, no choice ako nito. Siguro nga, we're not for each other. The main reason is misunderstanding talaga. Siyempre, yun yung main reason ng karamihan sa mga nagbe-break up kasi, you know, may misunderstanding na mahirap i-fix. Thank you so much. I love you, Marge. Next question is, what are your favorite things to do? What is my favorite things to do? Ano man? Siyempre, mag-cellphone yun. Pa-shoutout po. Ate, hi, Catherine Arizala. Shoutout sa'yo. Thank you so much for the question. Last question is, virgin ka pa ba? Grabe ang harsh ng question mo, Erwin. Okay, by the way, this question is from Erwin Javier. Of course! What do you think of me, Pokpok? Okay, thank you so much. This is the last question, and sa mga nag-question, thank you so much. And hope you like my video. I love you. Bye-bye. Please subscribe.